Pang-mahigit isa't kalahating araw na lang ang supply ng murang bigas na NFA rice sa bansa. Yan ang sinabi ni National Food Authority Administrator Jason Aquino sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food kanina. Total rice equivalent is 1.1 million bags with the daily consumption of national daily consumption of 640,000 bags. We have 1.7 days to last. Sabi ni Aquino, epektro ito ng atrasadong desisyon ng NFA Council para maiangkat ang 250,000 metric tons na bigas. Hanggang ngayon kasi hindi pa gumugulong ang bidding process para sa pag-angkat nito na inaasahang darating sa Hunyo. Hindi ba ninyo maintindihan yung member ng council na meron tayong shortage doon sa murang bigas? Hindi po ninyo nararamdaman yon? Yun lang po yung tanong ko. O hindi kayo kumakain ng NFA rice? Bagamat iginigiit ni Secretary Piñol at ng NFA Council na walang rice shortage sa bansa, hindi kumbinsido ang mga mambabatas. Totoo raw na marami ang supply ng bigas, pero ito yung mahalang presyo. Presyo na hindi abot kaya para sa may 10 milyong Pilipinong umaasa sa NFA rice. Giit din ng NFA, wala raw silang mabibiling lokal na palay na tig 17 pesos kada kilo, kaya nag-request na sila sa council na iangat sa 22 pesos kada kilo ang bibilhin. Ang kaso, pag in-increase po natin yung 17 pesos to 22 pesos, okay, siguradong sigurado ang lahat ng mga traders, iaakyat din yan ang presyo ng pambili nila. Even at 22 pesos. Pag inakyat po natin ang buying price niyan ng rice, papalo po ang inflation natin, ang inflation rate natin increase, will increase about 1.3. Kapag tinaas ng NFA yung kanilang buying price, makakaroon ng inflation, is based on a wrong assumption. Kasabay nito, iniutos ng komite sa Department of Agriculture at NFA na silipin ang imbaka ng 13 warehouse na ginagamit umano para sa rice cartel dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ipatatawag sila sa susunod na pagdinig. Steve Dailisan, GMA News.